Okay, equilibrium pa po at your special service. Ito naman po ang ating bag vlog. Gusto ko lang bigyan ng reaction dun sa Kuwaiti issue, ban sa Kuwait, at ang tinutumbok ng mga aso o karapatan ni Atty. Libayan mga vlogger ay si siyempre sino pa si Senador Rapi Tulfo. Ngayon, ano bang lumalabas dito sa bunganga ni Atty. Libayan? Ba't parang puro pera ang lumalabas sa kanyang bibig? At wala ba siyang pakialam dun sa mga naabusong Pilipino? Mga particularly mga Pinay na nagagahasa at minsan napapatay pa. Yung huling biktima doon, di ba? Sinunog yung bangkay, ginagawa siyang sex slave, abusong sexual ang ginagawa sa babaeng yun. Kaya nag-alis si Senador Rapi Tulfo, pinapaban. Gusto niya magkaroon ng ban hanggat hindi pa nabibigyan hustisya o mabibigyan ng proteksyon ang bansa natin at ang lalo na ng bansang Kuwait, mga housemaid na Pilipina doon. Recently, ang sabi ng Kuwaiti, ayaw nila ng magkaroon ng safe house na takbuhan doon ng mga naabusong Pilipina, housemaid doon sa parang safe house na yon. Kaya nagkaroon ng ban. Ang gusto naman ng gobyerno ng Pilipinas saka sa Senador Rapi Tulfo na magkaroon ng protection o safe houses doon ang mga distressed na Filipina workers, mga housemaid na mga tulong. Yung ayaw ng bansang Kuwait, ayaw nila magkaroon ng safe house doon yung bansang Kuwait. Doon nagkaroon ng ban na. Ang ngayon, doon na nagsimula si CNC, Senador Rapi Tulfo, mga ibang vlogger na ito ang libayan. Siyempre, alam mo naman yung target, di ba? Pero pag napanood yung ayaw ng Kuwaiti government na magkaroon ng retreat houses o safe houses para sa mga distressed na Pilipinang naabuso na mga housemaid. Ngayon, doon na nagsimulang sisihin si Senador Rapi Tulfo ng mga vlogger na Atty. Libayan. At alam naman natin ang modes ng mga ito para discredit si Senador Rapi Tulfo. Kahit anong gawin, pagka magandang ginagawa, sabihin grandstanding. Kapag hindi kumibo, hindi nagtrabaho, sabihin hindi nagkatrabaho, o walang ginagawa. So makikita mo yung focus ng mga vlogger ni Atty. Libayan sa mismo yung amoy lang, no, si Atty. Libayan. So ito, panoorin nyo muna yung video ni Atty. Libayan, video clip. So marinig na puro pera yung lalabas sa bibig niya. Wala yung malasakit. Sa sarili ko yung opinion nyo na. Ito, panoorin nyo lang. Okay. Ito mga kapatid natin, si Harry Roque, parang dumidepensa nga doon sa ginawa ni Rapi Tulfo at saka parang dapat maging maging proud ang Pinoy na nangyari yon kasi nga hindi natin sila kailangan. Parang ganun yung sinasabi niya. Eh tuloy natin, mga kapatid natin. Wait. Batay sa... Ayaw niyo wag! Diba? Attorney, batay ka sa... Yan. Ayaw nyo wag, sabi niya. Yan nga yung gusto niya sabihin, na kung ayaw nyong tanggapin yung aming mga domestic helpers dyan at saka yung aming OFWs dyan sa Kuwait, edi wag, sabi ni Harry Roque. Pero Harry Roque, give them money, please, no? Bigyan mo sila ng pera, okay? Oh, let's go. Atay ka sa datos, bukod kay Jollibee Ranara, isa. Marami pang Pinay ang pinatay dyan sa Kuwait. Kabilang dito, yung nabanggit mo nga, noong 2018, si Joanna de Mafedis. Dalawa. At noong 2019 naman, si Constancia Dayag at Jerlyn Villavende noong 2020. At sinasabi ng ilan, maaari bang gumaganti lang yung Kuwait dahil sa pangyayari ito?
Wala. Ang laki ng problema ko, mga kabatas natin, sa tanong na yun, no? Yung parang ikaw na yung nang abuso, tapos Kuwait pa yung gaganti. Nakita mo talaga, mga kabatas natin, na hindi ko alam kung alam nila yung pinag-uusapan nila dito, kung tama yung konteksto nila o yung impormasyon na meron sila. Kasi nagbanggit sila na mga Pilipinang inabuso sa Kuwait. Tapos ngayon, kung yung Kuwait ang nang abuso, bakit Kuwait ang gaganti? Di ba dapat Pilipinas ang gaganti? Di ba? Joke eh. At saka ito, mga kabatas natin, ano ho? Bakit nila ginagamit yung word na ganti? Dahil alam ba nila na this is the effect of Rafi Tulfo's request na iban yung deployment ng mga OFWs? Kasi lumalabas na meron silang wini-withhold na information sa atin, mga kabatas natin. Di ba? Di ba? It does not cure the problem. We should talk about the problem. We should solve the problem. Hindi yung, oh, anong nangyari sa'yo? Eh, pare, hindi ako napalipad. Bakit? Yun nga, nagkaroon ng ban sa Kuwait eh. O magkanong nagastos mo? 250K, pare. Putik. Inutang ko pa yun. Sabi niya, okay lang, gwapo ka naman. Okay lang, Pilipino ka naman eh. Marami ka naman mahanap na problema, na trabaho eventually. Eh, ang problema kasi, pare, wala akong pera. Okay lang. Yung mga magulang mo, mahal ka naman eh. Diba? Matalino ka naman. Ang taas naman ng grade mo sa algebra. Mahal ka naman ng girlfriend mo, pare, huwag kang mag-alala. Hindi naman yun ang problema. Ang problema ko yung ban sa Kuwait. Paano matanggal yun? Para makapasok ako sa trabaho ko. Diba? Ano sabi ni Philip Neri, ano? Okay lang, tasno ka naman. Alam ko na yan, pare. Tasno ako. Pero, paano ako pupunta sa trabaho ko? Especially yung mga tao na hindi pa naapektuhan. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo, every day, di ba, marami ang nabibiktima ni Rafi Tulfo. Ngayon, mga kabatas natin, may lilipad pa next month at saka mga susunod na buwan. Kung malilip sana itong ban na ito, mababawasan yung damage. So bakit hindi tayo maghanap ng solusyon para malift na itong ban na ito at hindi na lang yung puro tayo motivational speeches? No? Okay lang, pare. Pare, kinakabahan ako. Bakit? Yung ano, biyahe ko next week na, hindi pa nalilift yung ban. Okay lang yan, pare. Taas noo ka naman. Diba? Okay lang yan, pare. Ang ganda nung aso mo. Well-trained. Diba? Imbis na gumawa tayo ng paraan para mabawasan yung damage na ikokos nitong ginawa ni Rafi Tulfo na ito, papalusutan na lang natin. Tapos, imomotivate na lang natin yung mga kawawang Pilipino na nawalan ng pera. Diba? So yun, napanood nyo na yung video clip. Ano mga sabi nyo? Puro pera, diba? Yung lumalabas sa bibig niya, wala yung malasakit sa mga OFW nandun. So obviously, yung focus lang naman niya sirahin si Senador Rafi Tulfo eh. Hindi talaga yung pagmamalasakit doon sa OFW sa Kuwait. Saka doon sa kita o pera, yun ang focus niya. So hanggang susunod lang ulit.